Tatlo sa pinakamabilis na barkong pandigma ng Pilipinas ang lumubog sa Pascual Ledesma Base. Tatlong barkong pandigma ng Philippine Navy na sina BRP Raja Humabon, BRP Sultan Kudarat at BRP Cebu ang muling lumubog sa baha sa Naval Station Pascual Ledesma, Cavite City sa pananalasa ng Severe Tropical Storm Paeng noong 30 ng Oktubre taong 2022. Sinabi ito ng Navy ang mga decommissioned vessel ay kasalukuyang sumasailalim sa proseso ng pagtatapon alinsunod sa mga umiiral na patakaran at pamamaraan at malamang na ibenta bilang scrap. Nilinaw ng Philippine Navy, PN, na ang tatlong barkong pandigma na nakikita sa social media at inilarawan na half-submerged ay nakadecommission na at naghihintay ng pagtatapon sa pamamagitan ng scrapping. Ang tatlong sasakyang dagat na inilalarawan na kalahating lubog sa larawan ay sa katunayan ang dating PN vessels na BRP Raja Humabon, PS-11, BRP Sultan Kudarat, PS-22, at BRP Cebu, PS-28, Navy spokesperson Commander sinabi ni Benjo Negranza sa isang pahayag noong Linggo ng gabi. Idinagdag niya na ang BRP Raja Humabon ay na-decommission noong 15 ng Marso taong 2018 habang ang BRP Sultan Kudarat at ang BRP Cebu ay tinanggal na sa serbisyo noong 5 ng Hulyo taong 2019 at 11 ng Oktubre taong 2019, ayon sa pagkakasunod. Ang decommissioned sa Navy parlance ay nangangahulugan ng retired o deactivated. Ang mga barkong ito ay sa katunayan ay nakadaong sa PN's Graveyard Dock sa Sangley Point, Cavite kung saan ang lahat ng mga decommissioned vessel ay pansamantalang nakadaong hanggang sa kanilang huling pagtatapon. Ang mga dating sasakyang ito ng PN ay mahusay na nagsilbi sa bansa sa kanilang panahon at may mga pagsasamantala na karapat dapat na isulat sa mga talaan ng kasaysayan ng militar ng bansa, sabi ni Negranza. Idinagdag din niya na ang mga decommissioned na sasakyang ito ay tinanggalan ng lahat ng magagamit na kagamitan at magagamit na mga materyales. Binigyang diin din ni Negranza na walang naiulat na nasawi sa mga tauhan sa pananalasa ng paeng sa Naval Station Pascual Ledesma, Cavite City. Ang mga decommissioned na sasakyang ito ay kasalukuyang sumasailalim sa proseso ng pagtatapon alinsunod sa mga umiiral na patakaran at pamamaraan at malamang na ibenta bilang scrap, sabi ni Negranza.